recently, nag-breakfast kami sa isang lugar and they served us with very delicious fish tacos. Surprisingly, napaka-refreshing. And alam mo yon, parang feeling mo healthy yung kinakain mo kahit medyo hindi dahil prito yung nasa loob. So ngayon, gawin natin yung fish tacos na yan. So I'm going to start with the condiments. Meron ako ditong finely chopped or medyo coarsely chopped na onions, tomatoes, and cilantro. So pagsasama-samahin ko lang yan in a bowl. This is the salsa. Kasi the longer na binababad mo to, mas sumasarap. A little bit of salt, black pepper, a little bit of white sugar, and let's put lime or calamansi juice. What's calamansi juice? Just a bit. So ayan, ibabad mo lang yan dyan. Leave it there. And isa to sa mga magiging sausawan mamaya ng iyong fish tacos. And then, let's also prepare the cilantro cream sauce. So eto yan. Ibleblender natin yan. Meron ako ditong one soy na pina-chop-chop ko na kanina. So just a tip, when you use one soy, do not throw away the roots kasi nandun talaga yung flavor. So isama mo yan pagka if a recipe calls for chopped cilantro, sama mo yung roots. So cilantro, finely chopped, garlic, 2 cloves of garlic. This is just lemon juice, calamansi juice, or lime juice. And then cream, just all-purpose cream, heavy cream, and good mayonnaise. Salt and pepper. And then into the blender. Perfect. Mm. So, i-recycle ko na to. Kasha ba dito sa lalagyan ko na to? Or dito, let's recycle mga lalagyan para menos hugasin. And using the same recipe and using the same blender, let's make another one but with sriracha para maanghang. So, mayonnaise, cream, lemon juice, lime juice, calamansi juice, garlic, your cilantro chopped, and sriracha or any hot sauce that you have. Just put it there. If you like it more spicy, ako gusto ko talagang mas maanghang, you can put more sriracha. Can we have more sriracha, please? Okay, perfect. I think I forgot the salt and pepper. Salt and pepper. And just give it a nice shake. Okay. Since hindi siya kasha, huwag mong itabi tong blender mo kasi mamaya magagamit pa natin yan. So I have here my sauces. I have my salsa. And I'm going to prepare also parang coleslaw. Gawin natin yung parang coleslaw. Okay, so to prepare itong parang coleslaw, I just have here cabbage that has been chiffonad. And then how simple is this? Buhusan mo lang nung ginawa mong cilantro sauce. Ayan, parang hindi sayang to. Total dito naman sa bahay, lahat kami ay mahilig sa maanghang. Okay, itong umaapaw. That's it. And then over here, I have sliced onions,
tomatoes, more cilantro, and lime juice. Now, ano pa kulang? Yung fish. This is very, very easy. I-pan-fry mo lang yung fish until very crisp. You can use any kind of fish fillet, but today we're using Alaskan pollock. Madali lang yan gawin. Okay, so to fry the fish, very, very easy. I'm going to prepare the batter first. I have here all-purpose flour, egg. This is just lemon or calamansi juice. And some fresh milk. Season it with salt and pepper. It's okay to be lumpy. Dito mo lang ilulubog yung fish mo parang paste. And then next, meron ako ditong one tray of potato starch. Pinapainit ko na din yung aking mantika. Hinaan ko ng konti. I'll show you. The fish into the butter. Ididikit mo lang dyan. Potato starch. Okay. Into your hot oil. Dito ako sa labas nagpiprito, Jackson, dahil may bisita ako tonight para iwas amoy prito ang kitchen. Diba? Ayan, namimilansek. Yan, ganyan lang. Of course, I'm frying it in my Chef RV all-purpose pot. Talagang lalayo ka, iiwas ka sa mga bagay na that will hurt you. You just use any fish fillet of your choice, but today we're using Alaskan pollock. Oh, diba? Para hindi kami nangamoy ano dito sa loob, i-assemble na natin. So, meron ako ditong tortilla wrapper na maliliit. You can also use the crunchy taco shells, but traditionally, ito talaga yung ginagamit. So, magto-toast lang ako dyan. Toast-toast tayo. And then, I ordered online yung stand. Taco shell stand para mas bongga kasi yung pinakain sa amin sa ganyan nakalagay. And sa totoo lang, enjoy namin yon. Kaya sabi ko nako, gagayahin ko yan because it's so good. Ito toast mo lang yung tortilla but not too toasted kasi you just want to bring out the flavor. Pag kasi masyadong natusta, hindi mo na mafo-fold. Diba? So ganyan lang, paiinitan mo lang ng mabilis. Gagawa ko ng dalawa. I'll show you. This is so good. And if you don't like fish, you can always use chicken. Pwede mo ding i-bread, katulad nung how we cooked the fish. You can use shrimps. I tasted one using shrimps. My gosh, ang sarap. And somewhere in... Nako, matagal na yun. Natikmang ko. In Seattle, they used oysters. My favorite. And then pag may ganitong... spicy, my gosh. Okay, assemble na natin. Mabilis lang yan. You get some of your coleslaw. Traditionally, ang ginagamit nila is yung red na cabbage. Pero ang mahal sa grocery, Diyos ko. Kaya okay na to. Your onions, your tomatoes, some wansuy, getchang ng fish, lagay mo dyan. Fold mong ganyan into there and then put some lime juice and then your sauce. Lagyan din natin nung maanghang. Ooh! This one actually is on the side. Bigyan mo nga ako, dear, ng isang ramekin. Oh, diba? Isn't it bongga? And, meron din ako nakainan. Bukas lang siya. Ayan lang. Hindi nila nilalagay dyan sa taco. Stand na yan. Bukas lang. Onions. Tomatoes. You
put your fish, lemon juice or lime juice, cilantro, your sauces. Well, the choice is yours kung paano mo siya gustong i-serve. Pero kung hindi ka pa nakaka-order ng taco, ano mo, taco stand, o edi ganito na lang muna. O diba? How easy is that? And you can even set up a station like this. Kung wala kang fish or you don't like fish, meron kang roast chicken, magpatakbo ka dun sa local grocery store sa litsuna ng manok. Chop, 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 chopin mo, himay-himayin mo. Just use that. Okay? Ganun lang kasimple. So, tikman natin dahil kanina pa ako takam na takam. Eto, titikman kong nandito. This one. Ay, I forgot. You can put some cheese if you want. Put a bit of cheese. Diba? Eto, titikman ko. Makakagat ko naman siguro to. Medyo mapapansin nyo, iba po ang kagat ko recently kasi meron akong series of dental procedures na ginagawa sa akin the past week pa. Kaya medyo iba po ang kagat ko ngayon. Pagpasensyahan nyo na. Rar. Sarap. Kahit po hirap akong umuya, okay lang na mahirapan. Doktora, pasensya na po. Hindi ka naman ata nanonood ng vlog ko. Kahit binilinan mo kong dahan-dahan umuya, hindi ko po mapigil. Pasensya na po. I love you. I needed to do one more kagat kasi gusto kong lagyan itong salsa. Sarap. Oh my God. Huwag ka na maghintay. Sorry, ha, feeling ko ang tagal ng tasting ko ngayon. Nahirapan kasi akong umuya. But nothing can stop me from eating these delicious fish tacos. And wala din dapat pumigil sa'yo. So what are you waiting for? Gumawa ka na and I'll see you soon!